ko sila dyan. So guys, andito na kami sa loob ng cinema. At ang lapit lang nila, ayun lang sila. Dyan upo sila, Kat and Alden. Excited kami. Oh my God! So, tawagin na natin sila. Ready? Para po mapanood ang Hello Love Goodbye at maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo sa amin dito sa Abu Dhabi. Thank you. Ayan. So, alam ko may mga questions sa ating mga kababayan dito sa Abu Dhabi. Ayan. Tama. Ayan, nag-transport na ako dito. Ayan. Bibigyan natin kayo ng chance makapagtanong sa inyo mga sa ating mga idols. Ayan. So, unahin natin si Jenna po. Jenna. Excited ka na ba, Jenna? Grabe! So, what's your question? Sa mga movies niyo po before, ano po yung pinagkaiba nung mga yun sa paggawa niyo ngayon ng Hello, Love, Goodbye? Siguro sa akin, i-compare ko na lang siya sa last ko, yung Three Words Forever and The House of Us. Sobrang layo niya kasi first time ko gumawa ng isang pelikula na umiikot yung story about the OFWs. At saka si Joy kasi sobrang layo niya sa akin. Unlike yung iba kong characters before na, alam mo yun, kahit pa paano may konting similarities. Ito, 360, wala talaga. Kaya medyo nahihirapan ako gawin siya, pero madami yung natutunan habang sinusunod ko to. And yun, sana makita niyo pag pinanood niyo to, hindi si George, kundi si Joy. Kasi ibang character naman to. And sana makarelate po kayong lahat. Yes! Love you! Yes po. Bali, ito po kasi yung first team-up namin ni Kat. So, first stand it. And first time pong nag-merge. First... Check. Ayan. So, first time pong nag-merge ang isang actress from ABS-CBN and an actor from GMA. So, it's also new to the Philippine showbiz industry. And the story po, like what Kat said, first time ko nang naka... gawa ng role ng isang OFW. Ah, meron na pala sa before sa TV, pero ito yung sa movie na first time. And nakakatawa kasi ang sarap i-arte, ang sarap i-kwento ng buhay ng mga OFW kasi sobrang makulay, di ba? Parang ito, nabigyan kami ng opportunity makapagkwento ng story and maka-inspire ng mga kababayan natin OFWs all over the world. So, yun yung pinagpapasalamat namin sa project na to. Ayan, thank you very much. Okay, sino next? Sino na magtatanong? Ayan, meron tayo dito. Next question. Ay, ang cute ni baby girl. What's your name? Corinne. Corinne. Ayan, what's your question, Corinne? Hi, Ate Kat. Hi, Kuya Alden. Oh, cute. What are the things that you like in Hong Kong? Oh. Yun. Binulong niya sa kanina. Ano ito yung mga paborito mo na nangyari ayun, sa Hong Kong? Kaya pagkain, places, or... Siguro... Sige, my top 3 favorites in Hong Kong. Okay lang yun, love. Okay, siguro first, yung shopping sa Hong Kong. Alam natin na pupunta talaga lahat doon para mag-shop kasi kompleto and ang lapit lang sa Pinas. So, pwede mo siya gawing balikan and nasa Pinas ka na. So, ang bilis lang niya puntahan. So, gusto ko yung accessible siya. Second, siguro gusto ko yung... Okay, street food. Kasi mahilig ako sa street food kahit sa Pinas and na-try namin. Diba eh, siguro ang dami din kasing Pinoy doon. So, hindi kami, kahit saan, may Pinoy kang makikita and lahat sila tumulong para mabuo itong pelikulang to. Parte sila na itong Hello, Love, Goodbye. Kaya sila yung sa pang-third ko. Yan, top 3.
Hong Kong, siguro mga favorite, mga memorable things na nangyari sa Hong Kong was talagang sobrang na-immerse kami sa culture ng mga OFWs doon kasi halos isang buwan po kaming locked in, hindi po kami uwi na Pilipinas when we were doing it. At saka yung experience of being an OFW, yung sobrang kaming ang dami naming natutunan po sa mga buhay ninyo. Kasi actually, yung Hong Kong po is just one of the characters in the movie, pero it's basically showcasing the current and situation and stories of OFWs at this moment in time. So, sana po after yung... Sino pong first time mapanood to? First time. Meron po bang nakanood na? Ayun, meron mga nakanood na. Oh. After daw na ito, manonood pa ulit sila. Manonood pa po kayo ulit. Pero, yun po, and... marami po kayong kita sana po in a way makarelate po kayo dun sa mga character sa pelikulang to. Kasi ginawa po namin Kathryn! Ng buong puso at buong pagkatao po namin para ma-highlight po namin yung mga buhay nito. Na gusto po namin sabihin na ang mga OFWs at dapat bigyan ng highest honors dahil mahirap ang mga ginagawa. Yeah! So, yun po. Maraming salamat. Thank you. Ayan, sabi kanina ni Kathryn, di ba mahilig siya sa street food, pero tignan niyo naman, ang sexy-sexy. Yes! Yeah! How to be you po, Kathryn. Ayan. And thank you very much sa mga nagtanong ng yes, question. Yes, thank you very much, Jenna and Corrine. Ayan. So this time, tuloy na po tayo sa ating photo op. Alright? So dito again, po yung line. Oo. Meron lang tayong house rules na binigyan natin kanina. Bawal po ang selfie. Dahil nga mayroon tayong official photographer. Guys, photo op na. And then, oh my god, guys. Tapos na yung photo. Nakausap na. Ang ganda ni Kathryn. Ang ganda. Grabe. Na-work siya ng dalawang beses. We honor them for impact dun sa story natin, sa mga experience natin as OFW. Oo nga, pansin ko. Sikat lang talaga yung pinagpigil. Ayan, so thank you very much. Next 10 tayo. Ayun, nakawala yung mic. Next 10 lang po tayo. Nagpunan po ng pelikula namin ni Kat. Thank you so much. It's really an honor to be here. First time po namin ni Kathryn dito. Thank you for making it memorable. Tsaka sana po, sabay-sabay tayong ma-inspire sa kwento ni Ethan and enjoy sa Ilolang. Thank you po. Ayan again, maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap. Simula sa kahapon hanggang ngayon sa Dubai, Abu Dhabi. Thank you. Sana hindi po ito ang huli. Sana makabisita ulit kami sa inyo. At sa mga first time manunood, enjoy niyo po ang pelikula and God bless you. Iyak pa rin siya. Sana may sequel, no? Hey guys! Kakawin lang namin. May makontay. Pinibilis. Excited na ako mag-react. So ayun, anong masasabi mo dun sa pinanood natin kanina? Siya lang naman po ay gawa ng gawa. Ayun, speechless siya ngayon. Kaya hindi siya makontay. Totoo pala yung mga sinasabi ng ano, mga nababasa ko sa Twitter. Hindi lang pala siya. Feeling ko na, oh, totoo ba yun? Na parang from the start hanggang end credits, iyak sila ng iyak, ganyan. Grabe, uuwag. I myself na-experience ko na totoo nga yung mga sinasabi nila. Walang kahalong plastikan or whatsoever. Nakakaiyak talaga yung movie. Yes. So, lalo na kami, sobrang relate kami kasi nga tungkol siya sa OFWs na kung paano, kung gano'ng kahirap yung ginagawa nilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Para lang natin. Para lang masuportahan yung mga mahal nila sa buhay. Mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Yes. And totoo yung sacrifice kasi, for example, sumahod ka, tapos yung amount na to, parang minsan gusto mo ipambili ng ganito, kaya lang iisipin mo, ay wag na pa. Padala na lang sa Pinas. Sa comment natin sa, ano, sa acting and sa overall. Pero lang, yung ano muna, sa movie muna, yung sa concept ng movie, yung story niya. Oo, parang it's a typical love story na nagkailaban, niligawan ni boy si girl, nalaman for sight si boy kay girl. Typical love story, yun lang. Parang
medyo hindi kasi sana yung mga Pilipino sa hindi happy ending. Alam mo yun? Kasi diba tayo, sanay tayo na kapag love story, magkakaluluyan sila. Hi, spoiler alert! Okay lang kasi nilagay ko naman na sa title na spoiler. Na parang magkakaluluyan sila. So, yun pala yung meaning ng hello, love, ang likod. Ang likod natin. Kaya tayo na ganyan. Ang lambot kasi ng kama namin eh, guys. So, yun pala. Kaya pala may mga quit yun doon sa title. So, hello, nagkakilala, love, nagkakailaman, goodbye. Pero at least naghiwalay sila, hindi dahil sa ano, third party or anything. Yes. So, yun, acting wise naman, syempre, saludo talaga kay Kathryn Bernardo. Sobrang galing niya talaga. And, well, alam naman natin from the beginning na si Kathryn talaga sobrang galing umarte. And sa mga past movies niya rin naman, talagang napapaiyak niya tayo. Parang never pa naman siyang nagkaroon ng movie na hindi talaga siya nag-stand out ng acting. Galing niya dito galing sobrang. Lalo na pinarteran pa siya ni Alden. Si Alden, kilala din sa magaling sa actingan. Yung mata niya, ang bilis umiyak. Napaka-expressive ng mata nila. No? Parang hasila actually. Parang damang-damang mo yung emotions. Lalo na si Kat, sobrang na-appreciate ko siya dito sa movie. Kasi dati naman, nanonood na rin ako ng movies nila. Favorite na po talaga si Kat. Si Kathryn lang. Pero dito sobrang na-appreciate ko siya kasi nga, yun nga, iba yung partner niya. Gaya kung napanood niyo yung reaction namin dun sa trailer, sabi ko, ina-anticipate ko yung na makita si Kathryn na umarte kahit hindi si Daniel yung kasama niya. So, nakikita mo talaga sa kanya na yung mata niya, very expressive, tapos parang, yun nga, pagtitingnan niya si Alden, parang mahal na mahal talaga niya, na parang si Daniel yung tinitingnan niya. Yung partner niya. Ang galing! So, galing talaga ni Kat, sobrang she deserves all the praises na natatanggap niya ngayon sa movie. Galing. And yung buong movie, sobrang para sa amin, more than what we expect, yes. No? Yes, sobra. Mm-hmm. And yun nga, nag-stand out din naman, hindi lang naman sila, maganda din yung support system nila. Pero nakakatawa kasi lahat talaga nag-contribute yes. Para sa magandang movie. Yung mga kasama nila, sila Maymay, si Kakay, si hindi ko alam yung mga Joro, si Anto, si isa pa. Tapos yun, pati yung mga nakakatawa pa dito sa movie na to, hindi lang siya naka-focus sa love story. May kanya-kanya rin silang story on the side, family story. So, katulad nga na sinasabi mo kanina, at least both sides pinakita yung story nila. Yes. Like Alden, tapos si Kathryn, sobrang kitang-kita natin yung ano yung pinagdadaanan niya. Si Alden din, yung sa side naman niya, sa family. Saka hindi lang love sa partner, parang nabigyan din ng focus yung love to yourself. Mm-mm. Na hindi lahat. Hindi lahat is magsasacrifice ka para sa ibang tao. Siyempre, sabi nga nila, paano ka magpagbigay ng love sa iba kung hindi ko naman mahal yung sa'yo? Yes. So, ang galing-galing ni Kathryn. So, Joy. Maganda yung character ni Joy na pinortray ni Kathryn kasi talagang ibang-iba nga talaga dun sa mga iba niyang characters na pinortray niya. At least iba naman. Yes. Galing! And yung mata ni Kathryn, grabe parang yung alam mo yung pagod na pagod talaga siya na alam mo yun, alasinggo ng umaga, gigising, tapos minsan wala siyang tulog, tapos yung mga sideline ng mga OFWs, nagbebenta ng power bank, ganyan, parang, di ba, relate din kami. Kung ano-ano, kasi, yung kung anong pwedeng ibenta, yes, para lang magkaroon ng extra income. Nakakatuwa naman, kasi talagang naipakita dun sa movie yung, yun talagang naranasan ng mga OFWs around the world, hindi lang naman sa home. So, maganda rin itong mapanood ng mga mahal sa buhay ng mga OFW sa ibang bansa, kasi nga, mas maintindihan nila kasi kung ano yung nararanasan. Malay mo, hindi nila talaga alam. Alam nila na mahirap, pero hindi yung talaga walang napupukpuk sa kanila. O, ganito, ganyan. Gumising na ganito kaaga. Tapos parang kahit gusto nang sumuko ng mga OFWs, pag naisip nila yung sinusuportahan nila, hindi ba isip nila, okay lang, magdidiis na lang ako. So, maganda yung movie. Kapupulutan mo ng aral. So, para sa amin, 100 and 1% recommended. Oh, yeah. Ganito na ba? And yun nga, umula ko sa umiyak yata. Tapos ano nga siya, open-ended nga, no? Parang kailangan, pwede pa siya magkaroon ng sequel. Talaga, pwede pa. Pwede ba? Star Cinema, please. Part 2.
Part 2. Ano ng happy ending? Yung pa pala, guys, nag-meet kami kanina. Yes! Oh my God! Ang bobo ako ni Alde. Yes. So, yung walang selfie, walang kahit na ano, pero ang pogi, ang yummy! Sobrang, sobrang approachable ni, ano, ni Kat, oh. No? Talagang lahat ng babae sa kanya. Yung, tapos pa, nagpo-photo of kami. Tapos yung palo sa kami, talagang ina niya ulit kami. Thank you. Thank you. Sobrang natunaw yung puso ko talaga kay Kathryn. Paglapit namin, actually, sorry, hindi ko na napansin si Alden talaga. Parang achi-achi. Pero pag-ita ko kay Kathryn. Yung bond niyo, si Katlo. Si Kathryn agad. So ako sabi ko kay Alden, ginanong ko pa siya dito. Ay ako, dalawang beses kong nahawakan si Kat. Magkaiba kami ng inanunin si Alda. Ah, yun lang, wala lang talagang... Kasi syempre sobrang daming tao, no? Yes. So, hindi na kakayanin kung mag-selfie pa isa-isa. Though may group picture naman, nahintay na rin. Ay, ano, overall, okay naman yung experience. Diba? So, sa'yo yung experience. Kasi actually, hindi lang siya yung na-feel namin ngayon. Hindi lang yung excitement and happiness nadala ng movie. Kasi, ano pa, dahil nakita pa namin in person si Kat sa kasi Ann. Siyempre nga naman, parang antagal mo na dito sa ibang bansa. Well, aminin naman talaga natin, mahilig talaga tayo sa artist. Ako, personally. Ako rin naman. Parang namang hindi na... Iba yung feeling kapag nakikita mo sila in person. Parang, sobrang, mas lalo mong napimiss yung Pinas. Tapos, andito pa sila. Lumadalo talaga sila. Nakakatawa. Green up talaga, nung narinig namin na pupunta sila dito, green up talaga namin dyan. Actually, hindi kami dumayo ng Abu Dhabi para sa kanina. Nagkataon na meron na kaming nakabook na hotel dito. Nagkataon lang talaga na nakabook din kami dito. May staycation kami dito sa Abu Dhabi. Tapos, so, yun, sakto talaga, na papunta sila at may Abu Dhabi ka. Yes. So, grab talaga kami. Grabe, appreciate. Yeah. So, ayan. Gusto ko ulit panoorin. Actually, siguro pag balik namin ng Dubai, meron pa kasi kaming ticket na free. Pwede namin gamitin na natin. Manunod kami na. Nakatuwa, ang sarap ko din panoorin. Yes. Kung hindi nyo pa napapanood, tanoorin nyo, ang galing ni Kat kumanta doon. Oh, grabe. Grabe. Yun talaga yung panalo doon sa ano sa movie, yung pagkanta ni Kathryn. Grabe talaga. Sa mga nakakanood, makakarelate kayo. Oh, sobrang naghihiyawan talaga yung mga tao sa loob na scene. Ang galing. So, yun nga. Highlights ng movie. Nakakatawa. Panoorin nyo na lang din, guys, para mas ma-feel nyo kung ano man yung sinasabi namin. And see it for yourselves. Yes. Talagang maganda siya. Kasi, maririnig well, iba-iba naman kasi tayo ng standards and opinion. Yes, and opinion. So, para sa amin, okay na okay siya. Hindi dahil sa gusto ko si Alden or hindi dahil sa gusto niya si Kat. Dahil sa story and sa portrayal din. Yes. Pati sa lahat ng characters. Maganda talaga siya. Eh, nagaling-galing. Siyempre, Derekati yan eh. Derekati yes. Ba? Parang wala namang movie si Derekati na hindi okay ang story, di ba? Yes! So, yun! Yun lang! Overall, sobrang ganda ng movie. Thumbs up. And pati koko sa paa, tumama. Sobrang ganda. Lahat na. Panoorin niyo din! Thank you, Star Cinema. And congrats, Alden and Kathryn. Congratulations! Kati Garcia, yes. Kati Garcia Molina and Star Cinema. Sana may iba pa ulit. Yes, sequel! Bye! Thanks for watching! Bye! God bless! Say, this is the pain that I can barely tolerate. Never thought